guys. And bonggam bongga pa kayang ganay. Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, magkakaroon lang tayo ng review about sa mga bagong products ng Everbilena, which is yung Life Kit Collection with collaboration with Chris Aquino and the Lip and Cheek Tint Roller din ng Everbilena. Glad. So, ito sila. Ito, maliit. Malapit. So, dito muna tayo sa maliit. So, unahin na natin yung nabili ko sa Watsons na ito, yung Chris Collection na brow liner. Tapos, isa lang yung nabili ko dahil wala na akong pera. Yun. Isa lang yung nabili ko at ito yung shade na pinili ko, yung Beyond Brown. Yung mas dark na shade. Kasi feeling ko, mas magagamit ko to kesa sa isang shade nila, which is yung taupe something. Kasi yun, syempre, light yun. And parang hindi ko siya magagamit. So, ayun, open na natin siya. Beige na kasi siya. Ay nga pala, 275 pesos each siya. Ayan. Tapos meron ka na brow liner. Tapos meron ko pang brow mascara. So, medyo parang okay na rin. Tapos, ang cute ng packaging niya, besh. Parang duck lang. Tapos may heart na ganyan. Diba? Ang cute. Product niya, guys. Ang cute. Sobrang cute ng packaging niya, besh. Parang hindi siya halagang 275 lang. May heart-heart din siyang ganyan. May pa-love-love-love dyan. Ang cute. Parang feeling ko tuloy collaboration to with me kasi love it, diba? Char! So, ayan. Makikita mo rin na may naka-indicate din naman kung saan yung brow liner at saka yung brow mascara. So, ito yung dark. So, ganito yung tip niya. Para siyang teardrop na and retractable na siya, guys. Ganito siya karami. Ah, dami! Ayan. Ganyan siya kadami. And makapal naman siya. Sana hindi siya madaling maputol. Kasi mayroon ako nabiling ganito. Nabagsak lang, putol na. Natin sa kabilang side, which is yung brow mascara. Alam, cute! Super defined ng ano na ano bang tawag dyan ng wand niya. Sobrang liit. Saktong-sakto lang sa brow. Parang yung iba kasi malaki yung ganito. Okay siya. Try na natin. Ay guys, yung kilay ko nga pala. Nasa ilang buwan ko na ata siyang hindi napapatred. Kaya, kanya na itsura niya. Wow! So, ayun guys. Napaka-pigmented niya. As in, isang ganun mo lang. Ayan, kumukulay naman na siya agad. And, hindi siya ganun ka-waxy na kapag ginanon mo yung buhok, nagdidikit-dikit. Ayoko kasi ng ganun, nababadtrip ako dun. Yan, ito, hindi. Sobrang okay nito, guys. Napakadali nung i-apply. Tapos pigmented siya. Tapos hindi siya ganun ka-waxy. So, ayun. Okay to, guys. Trans. So, try na din natin itong mascara. Kung okay din ba. Ang cute niya na. Tapos, sobrang okay, guys. Promise na promise. Sobrang okay to. Totoo nga yung sabi na iba kong napapanood na promising nga daw talaga to. Bukod sa cute na. Ganda pa. So, try natin kung magta-transfer siya.
Ayan siya, oh, hindi siya nagta-transfer. Ayan. Hindi siya nagta-transfer. Oh, di ba? Ganda ba? So, ganyan lang kasi magkilay. So, ayan na siya, guys. Ayan na yung nangyari sa aking kilay. Sabog-sabog, di ba? Hindi kasi sabog-sabog pa yung kilay ko, pero ayan na siya, guys. Sobrang okay yung kulay sa akin, medyo reddish lang kasi siya, yun yung parang hindi ko gusto, pero okay siya. Sana mas may dark shade pa na walang parang sabog ng pula ganun, yung talagang dark lang siya na. So yun, promising talaga yung product, guys, must try. So, dako naman tayo sa pinakamalaki natin na paper bag. Itong Lip and Cheek Tint Roller. Sobrang happy ko dito. Ayan siya. Ganyan siya. 125 each. Hindi na to bago, guys. Sobrang tagal na nitong lumabas. So, parang February or March, mga ganun, lumabas na to. And since then, hinahanap ko na siya kung saan-saan ako, SM Department Store, Watson's, naghanap pero wala akong nakita. Sobrang nawalan na ako ng pag-asa until kahapon, accidentally, nakita ko siya. So, yun, ginrab ko na siya agad. At guys, hypermarket ko siya nabili. Diba, akalain mo, habang namimili ako ng mga recipe pang Gona Leche Plan, ito yung nakita ko. So, ang saya-saya. Yan natin siya. Nakasil siya, guys, ng plastic. Alam mo. Mahirap naman talaga. Ayan. Mahihirapan ka. Pero ganito, guys. So, hawakan mo siya dyan. I-twist mo lang. Oh, diba? So, ayan. Hindi ko pa nga akalain na ito na yung hinahanap ko kasi, ayan, iba yung itsura niya sa mga nakikita ko. Pero, ang klase niya, kasi matte black yung itsura niya. Tapos, pag na-twist mo na yon, madali mo na lang siya mababalatan. So, ayan yung itsura niya. Matte siya na black. Tapos dyan na, nakalagay lang Every Balena Lip and Cheek Roller. Tapos jeans. Tapos yung shade. Tapos yung kung ilang year, months mo siya magagamit. So ito, 24 months. Swatch na natin. So itong una natin na isa-swatch is Night Pen. Ayan yung roller niya. Look. Dahil water type siya na tint, pag ginanyan mo siya, posibleng madali siyang mag-leak. So, iwas-iwas na lang din, ingat-ingat na lang din kasi baka pag nasabag nyo, mag-leak siya. So, swatch na natin. Uptown Red. Ah, itong Uptown Red yung mas dark. Pero hindi naman siya nagkakalayo. Ayan, mas dark siya. Tapos parang may orange-orange pa siya na keme. Ayan. Tapos ang mga balita na nasagap ko, beige velvet finish daw siya. So, try. Luma. Parang yung texture niya is blendable na. Ah, cute. Oh, di ba? And sa lips natin. Wow. So ayun. Ang ganda niya.
amoy siya na. Hindi ko maintindihan. Basta may amoy siya pero hindi ko ma-explain. Talaga siya. Hindi katulad ng ibang ano, lip tint na sa loob lang. Ito, hanggang dyan, kumukulay. Tsaka yung nagustuhan ko dito, hindi siya kumakalat sa ngipin. Yung iba kasi, nung na-try ko na, itry ko pati yung ngipin na nag-lip tint na rin. Itong uptoner. Yung isang shade ata is yung red to go na parang pinkish na reddish siya. Wala na kasi ako nakita na. Kaya yun. Try natin ito. May amoy talaga. May amoy talaga siya. Hello, hindi nagro-roll. So, ayan siya. Parang wala naman nagbago sa kulay. Pero kung sa personal, parang mas dark. Tapos sa finish, parang wala lang. Tapos, parang wala lang. Tapos hindi siya nag-chop sa lips. Diba? Yung labi ko is, ganun pa rin. Hindi siya nagka-crack-crack. Kasi yung iba kong na-try na lip tint, pagkalagan, natutuyo na siyang ganyan. Tapos nagka-crack-crack na yung lips. Tapos mga ilang oras na nagbabalat na. Kaya, ito okay siya. Ay guys, gusto ko to. Kaso ba't sa akin may problema ata? Yung roller niya parang hindi ganun nag-roll. Kailangan ko pa siyang i-ganyan para mapunta yung doon. Hindi siya ganun ka-ano, ka-liquidy. Kasi kailangan ko pa siya itak-tak-tak-tak-tak. Bago siya mapunta yung tint. So, i-try natin yung isang shade dito. I-try natin yung isang shade dito kung ano mas okay. Ayan. Ganyan. Kusan niya siya. Yes, yung match kanina. Gusto ko siya nilagay. Tapos kukuha lang ako ng product. Labing. Guys, ganito yung gusto kong kulay ng tint na pang blush on kasi hindi siya nagmumura na pula. Parang naaraw-arawan ka lang. Ayan. Diba? Ang cutie. Parang wala lang na. Parang meron. Para ka lang sinampal-sampal. Para ka lang ganyan. Tapos try natin sa kabila tong Nightberry. Ganun din. Lagay mo dyan. Tapos. Ayan. So, ayan. Ito namang isa parang natural lang siya na namumula. So, guys, okay na siya. Sobrang okay na. Promising din kasi tignan mo naman yung pigment na binigay niya sa labi ko is hindi siya dry, hindi siya sa gitna lang. Yun, hindi siya patchy. Parang patchy ba? Tama ba? Hindi siya nagbibitak-bitak sa labi and para siyang namo-moisturize pa. Ayan, hindi siya ganun ka-dry. Ang ganda. And yung packaging, nice. Slick. Tapos, hindi na siya bad for 8.5 ml. Hindi mo naman mauubos agad-agad yung ganito, diba? Kasi yung ibang lip tint, mga 10 ml, ganun. Pero this one, hindi mo naman to agad mauubos ng ilang gamitan lang. Diyos ko, napakatagal mo rin itong magagamit. And 125 pesos lang siya, diba? Sobrang sulit. So, ayun na guys. Bigyan ko lang siya ng mabilisang comments. So, ayun. Dito sa Lip and Cheek Roller, super okay siya. As in, sa lips, hindi siya nag-chops. Yun, lahat-lahat na. Okay na okay talaga siya. Ang magiging problema lang niya is yung magiging stain niya sa finger mo pag ginamit mo siya na blush. And yung pagka baka matapon siya sa loob ng bag mo kasi ayan, nag-iipon siya dyan. Na baka pagka-open mo biglang nagtapon-tapon na pala. Kaya ingat-ingat na din. Pero
kung may rate ko to from 1 to 5, I rate this 4.5. Diba? Sobrang nakakatuwa talaga. Buti na nakita ko to. Sobrang tagal ko na tong hinanap. Buti nakita ko. And dito naman sa bro kit ni Chris. Sobrang sulit na rin. Meron ka ng pencil, meron ka ng bro mascara. Tapos 275 pesos lang siya. Tapos sobrang okay ng product. Hindi siya waxy. Hindi siya kumakalat. Tapos sabi, waterproof din. Pero hindi ko pa natatry siguro. Nga waterproof. Tapos nagmatch naman siya sa hair color ko. Kaya medyo nagustuhan ko na rin yung kulay. Sobrang i-recommend ko rin to sa mga beginners dahil ako, beginner pa lang ako sa pagkikilay pero naging close na kami dalawa. As in, close na kami, napakadaling gamitin, walang problema. So, itong mga product na to, i-recommend ko talaga siya sa inyo guys. Must have talaga siya. Mura na, okay pa yung performance ko. So, ayun na guys. Dito na nagtatapos ang ating eksena. Sana nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo tong video na to. Like nyo na lang yung video kung nagustuhan nyo. Mag-leave kayo ng comments kung meron kayong mga suggestion na gustong ipa-review, pagawa, or something. And, huwag na rin kakalimutan na i-subscribe para naman, diba, friends tayo, ganyan. So, ayun. Pwede na akong lumayas, charot. Thank you guys for watching. Kita-kita sa susunod kong video. Bye!